pagod na pagod kaya. Gusto niyong magpanda ako ng pagkain? Tay, pwede po ba namin kayo makausap? Tungkol saan, anak? Tungkol po sa misyon ko. Noong isang gabi, meron kami sinugod na isang factory nila, Lola Jules. Anong tungkol sa factory? Ginagamit ito ng mga aswang para i-proseso ang pagkain nila. Nilalagay ang mga lumanloob ng tao sa dilata. Eh, hindi ko maintindihan, Juan. Nilalagay ang lumanloob ng tao sa dilata. Meron ba akong maitutulong dyan, anak? Meron po, Tay. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung bakit nandito sa dokumentong ito ang pangalan ninyo bilang isa po sa mga may-ari ng factory ngayon? Tignan po nga itong dokumento na ito. Kung hindi ako nagkakamali, matagal na ako naglagay ng pera dito. Isa to sa maraming maliliit na kumpanya na tinulungan ko para makapag-umpisa. Ang sinasabi mo ba, Mr. Alejandro, wala kang alam sa kakaibang operasyon ng food factory yon? Alam mo, Tata Julian, sa dami ng maliliit na kumpanya ang tinulungan ko, hindi ko na nabantaya kung anong takbo ng mga kumpanya nila. Pero, para makatulong ako sa inyo, bukas na bukas, papahila ko yung mga files nito. Kaya nga po namin kayo gusto makausap. Baka sakasakaling makakuha po kami ng impormasyon para mahanap po namin ang haring aswang at ang anak ng dilim. Juan, alam kong kinagawa mong lahat ng ito dahil sa sinasabi mong mission mo. Sana naman huwag mo akong pag-isipan na meron akong kinalaman kung anumang masama ginagawa itong mga ito. Tay, hindi po. Hindi ko po makakalimutan yung pagliligtas niyo sa buhay ko. At hindi masusukat ang kaperasong papel na yan ang pagtitiwala at pagmamahal ko po sa inyo. Apo, sa tingin mo ba nagsasabi ng totoo ang tatay mo? Ako, sa tingin ko, puro butas ang paliwanag niya. Kung meron man akong pagdududa kahit konti, para pong mali. Wala po kasi ako nakikitang dahilan para magsinungaling si tatay. Siguro, pare-pareho lang tayong biktima dito. Bakit po? Naisip ko lang, hindi ko pala ginakakilala ang tatay ko. Marami pa po ako hindi alam tungkol sa mundo niya. Palagi ko mo nagkamali ako nung pumayag ako na ipakilala niya ako sa publiko. Ang importante ngayon, mag-ingat. Tama po kayo, Lord. Dahil di po natin kilala ang kalaban natin. At baka hindi alam ng tatay ko na nagagamit siya ng mga aswang para makakuha ng impormasyon tungkol sa atin. Siguro, mas mabuti na hindi ko sabihin sa kanya ang mga misyon natin. Para na rin po sa kaligtasan niya. Sige, lakad na ako. Ingat po kayo, Lord.